Good morning, guys. Kung meron tayong gagawing isang bagay, mahalaga po ang kaalaman. Kaya ituturo po namin sa inyo step by step kung paano ang pagre-rewind. Mag-uumpisa po tayo sa mga tools. Ipapaliwanag namin kung paano ang paggamit ng rewinder at kung ano pa ang ating mga kakailanganin sa pagre-rewind. Ang pagre-rewind, maganda pong pagkakitaan. Pwede po nating gawing part-time, no, sidelines, pwede po nating gawing business o hanap buhay. Makatutulong po ito sa kabuhayan natin. Kaya itong nalalaman ko po sa loob ng 24 years sa pagiging technician, nais ko pong i-share sa inyo. Kung bago pa lang po kayo sa channel na ito, pa-subscribe na lamang po, pa-share at pa-likes para masubaybayan po ninyo yung mga susunod pa nating video. Ang rewinder po natin, dalawang klase. Ito pong nakikita po ninyo ngayon sa video, yan po yung manual. Meron po tayong isang klaseng rewinder na meron po siyang counter. Pero ituturo po namin sa inyo kung paano po ang paggamit nito. Ngayon, bukod sa rewinder, ito po yung ating mga kakailanganin. Kailangan po natin ang ballpen. Kung meron po tayong tatanggalin, babaklasin, isulat po natin ang data. Huwag po natin kalilimutan ang data. Nung ako po ay nag-aral ng pagre-rewind, yan po yung pinaulit-ulit ng instructor namin na kailangan pong magtatala po tayo. Kailangan po natin ng screw, no, Philip. Kailangan po natin ng kutsilyo. Kailangan po natin ng gunting kasi ginagamit po yan pagugupit doon sa piece paper o kaya ay sa masking tape. Kailangan po natin ng cutter. Kailangan po natin ng pliers. Kailangan po natin ng soldering. Kailangan po natin ng hammer, martilyo. Kailangan po natin ng tester. Yan po yung pangunahing kailangan po natin sa pagre-rewind. Ngayon, mag-uumpisa na po tayo rito kung paano ang pagbasa ng rewinder. Dalawang klase po yung ating pointer. No? Ito po yung pointer natin sa hundreds. Ah, sa tens, sorry. Ito po yung sa tens. Ito po yung sa hundred. Yan. Bawat isa po niyan, equivalent 100. Ayan, kung mapapansin po ninyo, 4,500. Ah, dito tayo mag-umpisa. 4,000, 4,100, 4,200, 4,300, 4,400, 4,500. Ngayon, ito pong tens po natin, ilalagay po muna natin sa zero. Itatapat po natin sa zero. Yan, ngayon, mag-umpisa na po tayo ng count. Okay? Pansinin po ninyo, ha? Pansinin po ninyo ang galaw nito. Yan. 5. 5. Tandaan nyo po kung saan nakatutok to. Nakatutok ito ngayon sa 4,300. No? 4,000, 4,000, 4,100, 4,200, 4,300. Okay? Oh. Magtala po kayo. 4,400 po yan. Iikot po natin yung rewinder. Ibalik muna natin sa zero. Yan.
Nakatotok siya sa 4,300. Inuulit-ulit ko po para makuha nyo po. Talagang ganun sa baguhan. Okay. Ikot na po natin. 5, 10, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100. Okay, naka-isang ikot po tayo. Naka-100 po tayo. Pero pansinin po ninyong mabuti. Kanina nakalagay po ito sa 4,300. Ngayon lumipat na siya sa 4,400. Ang ibig sabihin, kapag ka nakaikot po ito, itong pointers po natin, kapag ka nakaikot po siya ng 100, magka-count po dito ng 100. Kasi kapag ka tayo ay nag-rewind, meron kasing 2,000 turns sa primary, depende po sa laki ng transformer, meron pong 1,000, 3,000, 4,000. Yan, dito po natin titingnan sa baba, no? Dito sa maliit na ito, doon natin titingnan. Kaya magre-record po tayo kung saan nakatapat ito. Ngayon, ito namang nasa taas po natin, itong malaking ito. Halimbawa, naka 4,000 ka, 4,000 turns. May sumobra, sabihin natin na may sumobrang 20. Di ibig sabihin, 4,020 turns. Okay, maliwanag na po sa inyo yan. Ngayon, dun po sa isang rewinder, eh mas madali po yung kasi meron pong counter. May mababasa po kayo doon na may lumalabas pong number.